At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Goodbye Pasaway! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Yung nga pala, Veronica, makihilot mo nga ulit yung likod ka. Sumasakit na naman eh. Ha? Ay, yun lang naman pala eh, Kap. Eh. Oh, halika na doon sa opisina mo. Dalian mo. Sige. Amring, ano kaya ang gagawin nila sa loob? Ay, naku, hindi ko alam. Wala akong pakialam dyan. Ako, magtitimpla na lang ako ng kape ko. Ay, Amring! Minita, pasay! Nasaan si Kapitan? Naku! Patay na! Si Karyong? Patay na? Ay, Karyong, bakit ka namatay? Ay, aling punyag! Aling bumangon ka! Aling punyag! Ay, Kapitan! Kapitan, si aling punyag! Patay na! Ay, nawala ng malay! Anong nangyari dito? Bakit nawala ng malay? At bakit hawak-hawak nyo siya sa dibdib? Ay, hindi ah! Siyempre! Ay, hindi! Eh, hindi namin nawakan sa dibdib. Ay, kwan! Bigla kasi siyang dumating. Ay, okay. Tapos nagtanong sa amin kung nasaan ka. Tapos nawalan ka na siya ng malay. Eh, huli kayo! Mga minyakis kayo! Pati asawa ko, pinagnanasahan ninyo! Ano? Ay, hindi totoo yan, Kap! Hindi! Kayong tatlo, ha? Kayo nang bahala sa kanya. Kapag namatay yan, kasalanan ninyo! Ay, naku, nasaan na kayo sinabring at pasing? Hindi na nila ako tinulungang magbuhat kay aling punyag. Ay, naku. Pasig! Nasaan kayo? Amring! Pasig! Ay, naku. Ang bigat-bigat ng matandang ito, eh, nangawit na ako sa pagbubuhat. Bumabalik na ang malay niya. Ipapahigay ko siya dito sa tuyong dahon ng saging. Aray ko. Ay, pagod ako. Saan ako naroon? Bakit ang dilim-dilim dito? Saan ako naroon? Nandito tayo sa tapat ng abandonadong bahay. Wala pang dumarating na ambulansya. Ambulansya? Oo. Bakit? Anong nangyari? Si Karyong, nasaan ang bangkay niya? Nasaan? Ha? Bangkay? Hindi naman siya namatay, aling punyang. Buhay na buhay si Kapitan. Ano? Kung ganon, nilukon niyo lang ako ni Ambreng? Nilukon ninyo ako? Hindi ka namin nilukon kasi ikon po. Ang ibig namin sabihin kanina, ang patay ay... Ay! Manluloko kayo! Aray ko, aling punyang! Aray ko! Bakit mo ako inaldamis? Ay, sterilisin ang pal pala! Nasaan yung dalawa? Sina Ambreng at Paseng? Nasaan sila? Patitikimin ko rin ng sampal! Ang mga yon, manluloko kayo! Isusumbong ko kayo kay Hepe! Tingnan ka ninyo kung gasain ano, ha? Aling punyang! Kagawad Gusting, madaling araw na, wala pang dumarating. Talagang nilaw-law ko na yata tayo ng kagawad aso na yun, ha?
Napapatay ko na siyang talaga, Pineng. Paano na ngayon yan? Kanina pa tayo dito. Napuyat na tayo sa kahihintay. Eh, subukan mong tawagan si Kagawad Asyong. Tanungin mo kung nasa na sila. Oh, sandali lang. Tatawagan ko na. Wala na. Hindi na makontak ang cellphone niya. Kagawad Gusting, Pineng, nag-text yung kaibigan kong sekretarya din sa barangay Disgrasyada. Sabi sa text niya, nakita raw niya si Kagawad Adong at Kagawad Asyong dun sa kanila. Nagpapainom sila at lasing na. Ha? Ang mga walang hiya. Dito lang kayo, ha? Ha? Saan ka pupunta, Kagawad Gusting? Pupuntahan ko sila dun sa barangay Disgrasyada at papatayin ko silang dalawa. Ano? Lang, ha? Masaya tayong lahat sa gabing ito. Matagal lang hindi tayo nagkikita, mga pari ko, ha? Kaya lubos-lubusin na natin ang pagkakataong ito. Huwag kayong mag-alala. Akong taya ngayon. The sky is the limit, mga kasama. The sky is the limit, ayos pa rin. Sige. Bakit kasi hindi ka natuwag mong kapitan doon sa barangay ninyo, pare? Isa susunod na alalan, mga pari ko, ha? Siguradong ako na ang kapitan sa barangay namin. Dati akong number one kagawad. Kaya lalabanan ko na si Karyong. Sigurado, tataob na yon sa akin ngayon. Ayos! Imbita mo naman kami, pare, para makampanya doon. Igagawin ka namin ng jingle. Ay, kahit hindi na kayo pumunta roon. Napapagod lang kayo. Sigurado na ako na ang mananalo. Bobo kasi yung kapitan namin ngayon eh. Hindi alam ang ginagawa. Tanga! Ganun ba, pare? Oo! Kaya ngayon pa lang tatawagin ka na namin kapitan! Oo, mga pare! Kapitan! Okay, thank you! Pwede na siyang tawagin. Oo, tama. Pwede na niya siyang tawagin kapitan. Oo, tama yon. Total, sa susunod na eleksyon siya na ang panalo. Wala siyang malakas na kalaban, mga pari ko. Oo nga eh. Parang nakakawalang ganang walang malakas na kalaban. Gusto yung kapareho kong malakas ang makakalaban ko. Parang exciting naman. O, di kayo may thrill naman. Baba ka sa ayaw mo yan, pare. Kahit hindi ka lang mapanya eh. Siguradong manalo ka na. Pare, gusto ko kasi yung talagang malakas din ang makakalabang ko. Nako, may pulis na dumating. Pulis! Bakit na nagpunta ang mga pulis dito? Nanggit yata sa atin ang mga inuman. Mga pulis ka? Mga pulis sila. Mga pare, sisibat muna ko, ha? Bakit? Bahala muna kayo rito. Ha? Bahala na kayo rito. Pare, bakit, pare, takot ka ba sa pulis? Hindi! Ako matatakot. Ako sa mga ina. Kwan, mga kaibigan ko yan eh. Ganun ba, kaibigan? Ayaw uminom kanina, pero sabi ko, may pupunta na ko. Magtatampong mga yan kapag nakita ko rito. Sige mga pare, dyan na kayo. Sige, oo. Papalian daw, halika na. Sabay na tayong malis. Bilisan mo. Sige, alika. Ay na. Sumibat na tayo. Delikado. Bunjing,
Sa palagay mo, tulog na kaya sila ngayon? Oo, pare. Tulog na sila, kaya sasamantalayin na natin ang pagkakataon para magkapira naman tayong dalawa. Eh, sige, pare. Lalapit na tayo sa sasakyan na yan. Tiba-tiba tayo nito. Bagong-bago pa yun eh. Oo, sige. Halika na. Ah, babaklasin na natin. Bilisan natin, baka magising na sila. Halika na. Sige, sige. Bilisan mo, buisi po, Yas. Ngayon, dulawagan ko ang mga... Sige. Turan ka ng mga gulong. Ah. Tapos, ejak mo kaagad para makuha natin lahat ng gulong, ha? Pati reserba. Tama yung kwala, tama na yung dada. Eh, paluwagan mo na kaagad para maka... Kwan, para maigyak ko na maka... Babaklas na natin niya at makaalis na tayo. Sige na, bilisan mo na. Pare, may kuryente pala ito. Maras! Kagawad Gusteng, nakita niyo na ba si Kagawad Asyong sa barangay Disgrasyada? Hindi na namin inabutan doon, Kapitan. Siya pa palang nagpainom doon eh. Kung gano'n, ubos na yung pira na ibinigay ninyo sa kanya. Malamang ganun na nga, Kapitan. Naulit na naman ang nangyari doon. Si Shirley pa nga sekretary ng barangay eh. Nakaw, nga eh, patay kayo dyan, Kagawad Gusteng. Wala na tayong habol sa pira. Hindi bali, Kapitan. Kung hindi natin mababawi ang pera, huwag na lang. Huwag na lang natin bigay ang inurarom niya. Demonyo talaga ang asyong na yun eh. Naisaan ulit tayo. Pasensya ka na, Kapitan, ha. Hindi ako kasi nakinig sa'yo. Ito tong palang sinabi mo. Inulit na naman ang ginawa yan noon. Pasensya na talaga, Kapitan. Okay lang. Bale, sa susunod, makinig naman kayo sana sa akin para hindi kayo mapahamak. Delikado ako. Tiyak na nagsumbong na sa pulis si Kagawad Gusteng. Buti na lang nakaalis tayo kagad, pare. Hindi nakakahiya sa mga kaibigan ko. Saan kaya tayo magtatago, pare? Wala akong alam na pupuntahan ngayon eh. Kailangan makatakas ako. Pero saan ako pupunta? Pare Asyong. Hindi ko na alam kung anong lugar itong kinaruroonan natin. May natatanaw akong ilaw sa banda roon. Parang subdivision yun. Papasok tayo doon. Diyan na lang ako magtatago. Inaantok na ako. Dito na lang muna tayo. Kung kanino mang bahay ito, pare. Makikiusap tayong makikitira sandali. Inaantok na talaga ako. Matulog na tayo.
Mabuti at nandito ka na. Ha? Bakit? Anong nangyari, Veronica? May naghanap ba sa akin? Oo, yung mga rescuer. Kukunin na raw nila yung gear uniform nila kasi may programa mamaya sa munisipyo. Ha? Paano yan? Wala pa tayong ibibigay sa kanila. Hindi pa idinideliver eh. Kailangan maibigay na sa kanila, Pining. Wala na silang isusuot. Baka sila lang ang walang gear uniform. Kasalanan lahat ito ni Kagawad Asyong eh. Nakuha na niya ang pera, walang dumating na gear uniform. Pining! Veronica! Oh! Bakit, Benito? Anong balita? Ay, kukuan. Nahuli na raw ng mga pulis si Kagawad Asyong. Pero hindi nila nahuli si Kagawad Asyong. Ha? Nakatakas pa ang salbahing Kagawad na Asyong na yon? Ay, hindi nila nabakita. Ay, siguradong nagtago na siya. Dapat siya ay mahuli na. Eh, siyang may pakanan ng lahat ng ito eh. Napakasama niya. Niloko na naman niyo tayong lahat. Dalawang beses na kumunang pera sa akin. Akala ko, kung totoo na ang sinabi niya, yun pala, hindi. Ang sarap sampalin. Hay! Ako na naman ang pinag-uusapan niya, ano? Mga marites! Ha? Arin po niya? May pagkain pala rito. Pipila rin ako. Baka maubusan ako eh. Gutom na talaga ako. Ano kayang lugar ito? Bakit may libreng pagkain? Ha? Sino ka? Bago ka lang dito? Kuan. Sasabihin kong dati na ako. Ay, hindi. Dati na ako rito eh. Hindi. Bago ka lang. Ha? Ngayon lang kita nakita. Sinong nagdala sa'yo dito? Wala. Kuan, basta nagpunta lang ako rito. Makikikain lang. Teka, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Hindi nga eh. Ano bang lugar ito? Dito namin ginagamot ang mga may sakit sa pag-iisip. Kaya babakunahan kita ng pampakalma. Ipakita na babakunaan eh. Mga may sirang pag-iisip ang mga ito. Huwag, aalis na ako. Hindi ko alam na ospital pala ito na may sira sa pag-iisip. Ops. Hindi ka pwedeng lumabas. Kailangan na turukan kita ng pampakalma. Ito, Alay ko, patay. Naturukan ako kaagad ng nurse na ito. Ang bilis ng kamay. Hindi ako baliw. Hindi! Kapitan! Nahuli na lang pulis. Nahuli? Oo. Punta na natin at bugbugin ka. Baka paglaruan kayo ng mga siraulo ron. Talagang hindi na ako makapaghintay. Ha? Gusto ko na siyang bugbugin eh. Dahil sukdulan na ang ginawa niyang kasalanan sa akin. Mapapatay ko na siya!
na ang mga nasdita. Ito na yung magandang pagkakataon para makatakas ako. Ayun. Ha, pati yung security guard, tulog na rin. Pati mga pulis, tulog na rin. Ang gwardya. Ha, ngayon, magdahan-dahan ako na maglalakad patungo sa likod ng ospital na ito. Eh, naturukan ako kaagad. Ang bilis ng kamay. Ayan, nakalabas na ako ng kwarto. Ha, hindi ako nakita ng mga pulis. Ha, makakatakas na ako! Makakatakas na nga kaya si Kagawad Asyong? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Goodbye, Pasaway! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!